Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Miriam Grace Go, editor at Rappler, and you are tuned in to Ask Your Election Lawyer. Isang serye ito ng Rappler kung saan sasagutin namin ang mga katanungan tungkol sa mga batas at patakaran sa pangangampanya at pagboto. Kasama ko ngayon, as I promised, makakasama ko sa iba pang episode si Attorney George Erwin Garcia, isang veteranong election lawyer at dating dekano ng PLM College of Law. Welcome back, Attorney George. Magandang araw po, Ma'am Grace, at magandang araw po sa lahat po ng nanonood sa atin. Ang tanong natin sa episode na ito, mapapaghiwalay ba ang opisyal na gawain at ang kampanya ng isang incumbent official? Attorney George, marami kasing nagpo-point out sa social media, no? May isang presidential candidate pumunta sa isang probinsya sa Central Luzon at yung mayor ng lungsod ginamit yung sasakyan ng local na yung red plate na nasasakyan ng LGU tas nakuhanan sa social media, tinatanong ng tao, di ba bawal ito, bawal ito. Tapos paano naman yung mga kandidato na re-electionist or yung mga kandidato na may posisyon ngayon sa local, tumatakbong presidente at tinutuloy naman yung serbisyo at yung katungkulan niya sa kasalukuyan niyang posisyon, saan sila lulugar? At ano ang bawal, ano ang pwede sa gawain nila ngayong campaign period? Maraming salamat po, Ma'am Grace. At una po sa lahat, bago ko directly munang sagutin muli yung katanungan, gusto ko lang pong sabihin na meron po kasing desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Peñera versus Comelec, na ang sinasabi po ng Korte Suprema na base daw po sa ating mga umiiral na batas sa eleksyon, kapag ang isang tao ay nag-file ng kanyang kandidatura sa kahit na anong posisyon, kunyari po no October 1 to 8 o kaya siya ay nag-substitute bilang isang kandidato hanggang November 15, sila daw po ay hindi pa considered candidate. Sila po ay considered candidate pa lamang sa unang araw ng campaign period, which is in the case po ng national position ay February 8, 90 days before the election, at in the case po ng local position ay March 25, 45 days before the next election. So ibig sabihin po, para lang po medyo itatama lang po natin yung pangunawa ng lahat, nangangahulugan po, masakit man sa kalooban, parang hindi po katanggap-tanggap, pero yung lahat po ng kanilang ginagawa bago po dumating ang unang araw ng campaign period, which is February 8, ay sila po hindi pa daw po kandidato. Bago po dumating yung March 25, kahit na nagkalat na, naglipa na yung mga campaign materials dyan, posters, at minsan kung ano-ano pang ginagawang TikTok or ano pa man sa social media, hindi pa rin po sila considered. Hindi pa rin kandidato. So technically po, wala na po tayo ngayong premature campaigning. Wala na pong premature campaigning na pinaparusahan bilang isang election offense. Ang talagang magiging problema po, yung inyong pong naging katanungan, paano pagpasok ng campaign period, which is February 8 onwards up to May 7? Paano pag pumasok ang March 25 up to May 7? Hanggang doon lang po kasi yung pangangampanya. Sadya po na napakahirap ma-distinguish, lalo na siguro kung ikaw ay isang official na tumatakbo, yung iyong official function at yung pagiging kandidato mo. Pero ang tanong, kaya ba nilang i-distinguish? Kasi po yung katanungan po niyan ay mas dapat i-address talaga sa kanila. Ako po naniniwala, kayang-kaya naman po ma-distinguish eh. Una, hindi po porke tumatakbo ka, igagamitin niyo po yung kaba ng bayan. Hindi po porke tumatakbo ka, igagamitin mo kung ikaw ay isang LGU chief executive, igagamitin mo ang mga kagamitan ng mismo o equipment, vehicles, ng o resources ng LGU. Hindi naman po pwedeng ganyan. May na-disqualify na po tayo before. Pakikwento naman yan, yung detalye na yan. Mamaya, okay, sige. Gumamit po kasi ng sasakyan. Gumamit po ng sasakyan ng isang truck ng kanyang city government. At pagkatapos, red plate, nagkakabit ng kanyang campaign materials. Hindi lamang po pwede siyang kasuhan ng kasong kriminal, pero siya po ay pwede rin na ma-disqualify. In fact po, sa ating pong Omnibus Election Code, Section 261, letter O, na bawal po ang paggamit directly or indirectly ng mga kagamitan, equipment, kahit pondo, ng pamahalaan, lalo na kung ito ay magagamit sa partisan political activity. Take note po yung aking binanggit, partisan political activity. Partisan. So, Ma'am Grace, ang ligtas naman po,
kung ito'y gagamitin mo naman talaga sa pagpapatupad ng yun nga, yung talagang tunay na binipisyo sa bayan, yung talagang basic services, delivery, hindi mo naman talaga kayang pigilan yung paggastos dyan, ayan po, hindi partisan. Pero kung halimbawa, ay ginagamitin ko yung pondo ng bayan para lang i-increase ko yung salary ng mga empleyado, ba? Sayang din yung boto ng empleyado, times 3 din, kung sakaling yan ay may pamilya. Mm-hmm. Abay, yan po ay illegal, yan po ay punishable bilang isang election offense na tinatawag na may pagkakakulong ng 1-6 taon. So, warning lang po, ang sa atin, oo, governor ka, mayor ka, kung ano man yung posisyon mo sa kasalukuyan, pero tatandaan natin, kung gagastos ka ng pera, gastosin mo yung personal na pera, hindi personal na pera ang pondo po ng sambayanan. Siguro help us imagine this in practical terms, attorney, no? Kung halimbawa ay senador ako, I'm running for re-election. Pagpupunta ako sa campaign activity ko, kailangan magpalit ako ng personal kong sasakyan. Hindi ko pwedeng gamitin si red plate. Ganon. Paano yung staff ko sa Senate na, well, political officers, pwede ba silang mangampanya or ma-involve sa aking re-election campaign? Yung mga ganoong pong tanong. Apo, maraming salamat po. Yun nga po yung isa rin kinakailangan natin ma-distinguish. Meron pong tinatawag na ilang opisyales o ilang mga nasa pamahalaan na pwede ma-engage sa partisan political activity, lalo-lalo na po yung tinatawag na strictly confidential at coterminous na mga individual. Ako po, I will agree na kapag po, halimbawa po yung staff ng binanggit nyo na legislator, eh dahil po yan ay mga coterminous, eh pwede po silang ma-engage sa partisan political activity. Yung nga po mga elected officials natin, pwede po ma-engage sa partisan political activity. Pero ang bawal na bawal po, at maliwanag na maliwanag, ay yung mga nasa bureaucracia, yung po mga appointive official, na mga naandyan po, hindi po sila pwede ma-engage sa partisan political activity. At yun nga po, nakakalungkot dahil minsan, dahil nga si mayor, for example, ay tumatakbo, at dahil sa kanya si accountant o sa kanya si treasurer, abay minsan ay minatirang pondo ang munisipyo, ay pamimigay bilang bonus, ay pamimigay bilang magpapa-increase ng salary, ay sa panahon po ng 45 days before the election, ng isang regular election, 30 days before a special election, bawal po yung mga pagano'n, yung increase in salary, remunerations, yung mga ibang pagbibigay ng mga benepisyo, bawal na bawal po yun. Ngayon po, to a certain extent, siguro po nasa atin po mga kababayan. Alam niyo po, ito katulad po ng tinatalakay namin ni Ma'am Grace ngayon, na bawal naman pala yan. Pero nakita niyo pa rin si Mayor, nakita niyo pa rin si Congressman gumamit po ng red plate. Diba? Alam niyong bawal yon. Maliban sa dapat yung madidisqualify siya o makakasuhan, eh kayo po ba naman? Iboboto niyo ba naman yun na tumatakbot nililigawan mo lang inyong boto eh? Gumagamit ng resources ng pamahalaan para lang ipromote ang kanyang sarili. How much more kung na-elect po muli yun? So sa isang banda, hindi lang po legal ang usapan dito. It's more political than legal. Nasa atin po. Pag alam natin masyadong inaabuso, ginagamit, hindi nga po binibigay sa inyo ang tamang serbisyo ng munisipyo o serbisyo ng pamahalaan, at pagkatapos doon gagamitin, ay alam niyo rin po ang ibig sabihin, alam niyo na rin po ang tamang gagawin. Anong sasabihin mo sa mga botante na ang attitude about things like this? Maliit na bagay yan, sasakyan lang naman ng gobyerno. Maliit na bagay yan, konting bonus lang naman, nagpasko. Naku po, Ma'am Grace, alam nyo, nagre-reklamo nga po tayo. Halos lahat po ng kinikita nating mga hampas lupa na nagtatrabaho dito, lalo na po kung kayo nasa pamahalaan o kayo nasa pribadong sektor, eh halos yung pong ilang porsyentong napakalaki ng ating pong kinikita buwis. Ay natin ibabayad sa buwis na talaga namang religiously, kung hindi ka man po automatically yung tatanggalan, we withhold ng tax, eh talagang religiously nagbabayad ka, kasi kung hindi, ahabulin ka po. Isipin niyo po yon na dapat yung perang yon na halimbawa 30% ng inyo pong sahod, sa 100 piso, may 30 pesos kung ibabayad na buwis sa ating pamahalaan, dapat po yun mapauwi mo sa bahay, pangkain po ninyo, pamasahin ng mga inyong mga anak, o kaya po pampaaral ng inyong mga anak, pambayad sa mga utilities, ay isipin nyo po mapupunta sa bulsa, o kaya mapapamahagi nila, palalabasin nilang parang pera nila po yun, para pong personal na pondo. Hindi po ganoon. Ang public service ay hindi kinakailangan for profit. Ang public service ay para sa servisyong tunay sa mamamayan. So,
Attorney, help us imagine this. Sa isang araw ng isang incumbent official running for re-election or for a higher or different post, imaginein mo may activity siya from morning to evening, campaign period. Pwede ba tayong mag-scenario ng ito yung activity mo in the morning, afternoon, evening, at alin dito yung ito pwede, ito dapat bawal? Akita niyo po si Governor. Halimbawa po si Governor, mga kampanya. Kung si Governor mga kampanya, daladala mo lahat yung mismo mga lahat ng gamit magmula sa sasakyan ng munis ng probinsya. Tapos number one, number two, abay, patay lahat ng mga empleyado na involved halimbawa doon sa pagkukolekta ng basura. Sinama mo na para sila mismo namimigay ng pulyetos. Pagkatapos yung mga kagamitan ng Kapitolyo magmula sa mga speaker doon sa paggagawa sa stage. Yung lahat ng yan, ayan po ay dadalhin lahat ni Governor pag siya pumunta sa isang lugar dahil lang sa mga kampanya. Aba, ang purpose doon talaga, partisan yun, mga kampanya. Kumuha ng boto, manligaw po sa inyo ng boto. Yun po, highly, highly irregular, illegal at that, and therefore, ground to disqualify, ground to an election offense, at dapat po kamuhian natin yun. Pero, kung si Governor pumunta rito sa isang lugar dahil magpapatupad sila talaga ng proyekto na yung proyekto namang yon ay approved ng sangguniang panlalawigan, ito po ay nasa budget mismo talaga nila at nagkataon talaga ito ipapatupad nila. At pagkatapos naandyan pa yung ibang ahensya ng pamahalaan na pupunta po doon, walang mga iboto si Governor, iboto si ganyan, ay ibang usapan po yon. Yun yung regular na pagpapatupad ng mga serbisyo ng mismong Kapitolyo na yan. So kitang-kita niyo po, yung isa ligawan kayo para iboto. Pero yung isa po para magpatupad ng proyekto. Madali naman po ma-distinguish natin ng ating po mga kababayan. Isipin niyo po, kung ako po governor, kakandidato ako at magpapatupad ako ng proyekto, ako lang naman po ito. Pag pumunta po ako doon sa isang lugar, sa isang barangay na 'yon, hindi po ako maglalagay ng tarpaulin ko. Wala po ko ilalagay na tarpaulin na iboto niyo si ganito, may number pa, mayroon pang i-shade na oval. Ang sa akin po wala. Because this is a government project and this is where your taxes will go. Yun lang po, walang ibang mga announcement. Bakit? Because yun po ang tunay na public service, hindi yung pangangampanya. Paano, attorney, kung halimbawa pupunta ka sa government project, no, you will grace an inauguration or inspection, tapos meron kang supporters or minsan baka nga mga barangay captains no na on their own nag-put up ng tarpaulin ni Gov or ni Mayor na merong tungkol sa pagboto. Paano gagawin? Kapag ka magpapatupad ka ng project, magre-ribbon cutting ka o kaya ikaw ay ibubuksan mo yung proyektong yon. Maganda po siguro may advance party ka na na magsasabing wala, bawal po yung mga campaign materials, ha? Wala po yung tatayo. Hanggat maaari po, wala mga naka-t-shirt na ganyan. O hanggat maaari, wala po tayo ilalagay na mga posters or streamers na ganyan. Talagang implementation lang po. Kasi halatang halata nyo naman po at alam po ng mga mamamayan niya, na kayo po mga botante, pag naghakot na ng tao papunta dun sa proyekto, iba ang purpose doon. Pero pag basta lang nag-ribbon cutting, wala nang mga kuno-ano, pagkatapos ng ribbon cutting, konting salita tungkol sa proyekto, alis ka agad, balik ka agad sa kanyang opisina, yun po hindi po nangangampanya yon. Pero kapag ka naandun, pagkatapos ay nagpakain pa, pagkatapos ay umiikot pa at nagkakamay doon sa lahat ng mga taong naandun, pagkatapos ay ipinopromote yung sarili niya rather than pinopromote yung proyekto, campaigning na po yun. Magandang practical yan na tip, no, na advance party. Ano, hindi naman mahirap ang coordination if your intention really is not to turn an official function into a partisan activity, diba? At saka ano po Ma'am Grace, maliban po doon, di ba talaga naman dapat may advance party ng isang kandidato sa kasalukuyan dahil under COMELEC Resolution 10732, ba'y kinakailangan siguraduhin yung nasusunod ang minimum public health standard magmula sa social distancing, magmula sa dapat, in fact sa COMELEC resolution nga, naka-face mask nga, naka-face shield pa eh. Pagkatapos kinakailangan lagi may constant and frequent disinfection. So, at the same time, pinagbabawal nga ang selfie, pinagbabawal ang arm-to-arm, kissing, hugging, etc. Yung may physical contact. So, mas maganda na lang po na susunod na lang doon sa mga ganong klaseng patakaran kasi ang hirap din po naman na yung inyong sinusuportahan o yung inyong principal ay madi-disqualify o mapapaila ng kaso. Ayaw din po niya mangyari yung ganun. Attorney, nagka-experience ka na ng
gray area dito sa ating topic na yun, sa mga kliyente mo in the past? Opo, malaki po ang madami pong gray area ito at or areas ito, dahil sa una, pwede kasing palabasin lagi na ito ay number one, hindi naman ito government resources, ito naman ay donation. Ibinigay ito sa atin ng isang ganito, isang privado individual or corporation na pinapatupad ko lang, ako naman inaimbitahan lang dito. So yun yung isang sabi, gray area, therefore walang public fund na involved dito. Bilang gobernador o bilang isang mayor, ako lang ay talaga nag-raise ng occasion na ito. Number one. Number two, wala naman talaga akong dinalang mga tao. Yan ang mga tao yan. Inabalita ang pupunta, darating si governor. Sikat naman ako dito. So nagpuntahan, nagdatingan, nagdala ng placards. And therefore, paano ko masisisi yung mga tao yan? Hindi ko naman sila hinakot. So wala akong consent sa mismong pagpunta nila diyan. Number three, invited lang naman ako diyan. Pagdating ko diyan, eh kung ano na mga pinagsasabi ng mga nandoon sa stage, ng host, etc. So ganyan. So wala rin akong magawa. So yun po, to a certain extent, makikita nyo po ay mukhang may defense nga yung mismong kandidato. Ako po bilang isang lawyer, ang lagi kong pagtingin diyan, we have to adopt the totality rule. Yung totality, yung kabuuan nung mismo nangyaring bagay-bagay na yan. Because if, sa inyong palagay, pag pinagsama-sama ang lahat-lahat ng kumbaga sa pieces na ito, pinagsama-sama mo will only lead to the conclusion na number one, may paggamit ng public fund. Number two, may paggamit ng government resources. Number three, this is really partisan political activity. Talaga ang purpose, mangampanya, laban o pabor sa kandidato. Then that is prohibited and therefore that is punishable. Ito lagi yung huling tanong ko kapag kausap kita, Attorney George. So kung ang mga concerned citizen nakakita sila ng posibleng pagkakagamit ng incumbent officials ng kanilang resources ng opisina nila para mangampanya or i-boost ang candidacy ng ibang kandidatong kanilang sinusuportahan, anong pwedeng gawin ng mga citizen? Social media po ang pinaka-powerful sa kasalukuyan. Social media na kung saan, yan po, basta't may camera ka, i-click mo lang, i-post mo sa social media. Huwag naman pong fake news. Social media, kinakailangan makuha lang natin ang attention ng lahat. At number two, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga interest groups, mga stakeholders na talagang ang purpose naman ay magkaroon lang ng isang maayos, matiwasay, malinis na halalan. Kinakailangan sila po ang magdadala ng laban, lalo-lalo na magre-reklamo sa ating commission election. Sabi nga, in unity, there is strength. So kinakailangan na tayo ay madami magre-reklamo, pagsasama-samahin lahat, at pagkatapos ilalahad sa COMELEC. Kasi kung isa-isa lang, sa sobrang dami po ng ginagawa ng commission election, the busiest office right now in the entire government, eh baka po hindi po mapakinggan yung ating pong sasabihin. At number three, huwag po tayo matatakot mag-file ng mga kasong disqualification or election offense. Lalo pat kayo sa inyong palagay, kayo po ay nasa tama. Pakikinggan naman po kayo ng ating pong komite. Salamat, Attorney George Erwin Garcia, sa pagsagot ng tanong sa ating episode na ito ng Ask Your Election Lawyer. Ang tanong natin kaninang nagsimula mo, paghihiwalay ba ang opisyal na gawain ng incumbent officials at ang kanilang pangangampanya? Ang sagot ni Attorney George, may mga gray area, pero ang pinakamalinaw na guide natin is, ang aktibidad ba at ang paglabas ng pondo ay may intention for a partisan political activity? Nagagamit ba ang resources ng gobyerno? Kasi kung ito ang makikita ng concerned citizens or ng kalaban na kandidato, definitely this actions are prohibited and punishable. If you have questions about campaigns and election laws and rules and practical concerns on the ground, you can send us your questions. Itatanong natin yan sa mga abogado na kausap natin. Message us on Twitter at rappler.com or at phvote. You can also send a Facebook Messenger chat sa aming Rappler account sa Facebook, or you can send us an email at info@rappler.com. Join us again next time.